Hi guys! Welcome back to my channel. So, in today's video, gagawa ako ng review. And marami sa inyo yung nagre-request sa akin nito kasi nga balita ko, sobrang ganda daw nito for oily skin. So, of course, excited din ako i-try yung foundation na to. I-review natin tong L'Oreal Paris Infallible Pro Matte. Yung kinuha kong shade is 104 Golden Beige. Nakuha ko to for 50% off instead of 700 pesos kasi yung regular price niya is 700 pesos. Pero nakuha ko siya for 350 pesos. Akalain nyo yun. But anyways, tama na ang Hanash dye. So let's go ahead and start with the review. So for the packaging, nakalagay siya sa isang squeezy tube. It also contains 1 fluid ounce or 30 ml of product, which is typical for a foundation. Wala naman akong masabi sa packaging, guys, kasi alam nyo naman ako, mas preferred ko yung ganitong packaging na squeezy tube. Kasi again, nasisimot sarap natin yung product. So ayun na nga, tama na ang Hanash. Meron pa siyang seal sa kanya also, that's good. Yung gagamitan ko pang apply ng foundation is a beauty sponge. Ito yung beauty sponge from Watsons, yung tag 199 ata. Sobrang ganda nito, guys. Very affordable, pero nag-review na ako ng sponge, no? So, maglalagay ako sa likod ng kamay ko. This is how the foundation looks like. Hindi siya ganun ka-liquidy, hindi naman siya ganun ka-thick. So, i-apply ko na siya on the right side of my face para ma-compare natin yung dalawang side. Zoom ko kayo. By the way, wala akong nilagay na primer, wala akong nilagay na moisturizer, wala talaga akong nilagay sa mukha ko. Medyo drying to na foundation kasi nga siguro dahil matte siya. Let's give it some time. Maglalagay muna ako sa kabila. So ayan, this is how the foundation looks like on the rest of my face. Okay guys, take note, medyo dalawang layer yung ginawa ko kasi nga medyo nakukulangan ako sa coverage nung una. Pero konti lang naman yung dinagdag ko talaga na second layer. And ngayon, sobrang gustong gusto ko na yung coverage na nakuha ko. Tamang-tama lang, hindi siya ganun ka-full, hindi siya ganun ka-medium. Tamang-tama lang talaga, in between medium and full, ganun. And nagustuhan ko rin yung shade kasi saktong-sakto talaga siya sa akin. Tapos guys, again, yung finish niya very, very matte. So if you have dry skin, and then gusto mo itong gamitin, I think hindi mo na kailangan talagang mag-powder. Pero for me, na sobrang oily, kailangan ko pa rin talagang mag-powder. Tapos it's very, very lightweight. Hindi ko na-feel at all na may foundation akong suot. So ayun, yun lang naman yung napansin ko, guys. Para lang siyang yung typical foundation na na-try ko na like Wet n Wild. Kaso yung Wet n Wild, may konting glow sa kanya. Ito, super, super matte. So ngayon, yung gagamitin kong pang-set ng foundation is this LA Girl Pro Face High Definition Matte Pressed Powder. Tapos hindi na ako magko-concealer, guys, ha, kasi medyo hindi ko naman kailangan. Ayoko nang mag-add up ng products kasi lalo akong mag-oil up. So for my first impressions, I'm actually enjoying the foundation so far kasi nga matte na matte siya. Medyo drying nga lang siya pero okay lang yun sa akin kasi nga I have oily skin. So guys, tatapusin ko lang muna yung makeup ko and then I'll be right back. So ayun na guys, I'm back with my whole makeup on. Actually guys, the more siyang nagtataga sa skin mo or the more ko siyang tinitingnan kanina while nagme-makeup ako, the more ko siyang nagugustuhan kasi ang flawless. Parang... is this chunky skin? So it is now 2:43 ng hapon. Babalik ako later kung may pagbabago na sa foundation or kung kailangan ko na kayong i-update. Medyo nag-oil up na yung ilong ko. Impresa, sobrang oily na ng ilong ko. Ayan, final update tayo. It's already 10 PM. Magte 10 PM na. So almost 8 hours has passed na siguro and kailangan ko nang mag-final update kasi alam ko na yung sasabihin ko. Tapos ayaw ko rin namang ibase yung final thoughts ko sa kanya dahil lang dun sa hype. Pero guys, to tell you honestly, sobrang oily ko na. And also, tinanong ko rin si Melos kanina sa may elevator. Sabi ko, my loves, oily na ba talaga ako? Sabi niya, Siguro sobrang taas lang talaga ng expectations ko sa foundation na to kaya medyo nang hinayang ako. Pero guys, katulad lang siya ng ibang foundations. Actually guys, mas bet ko pa yung Wet n Wild for focus sa kanya kasi at the end of the day, kahit oily na ako, maganda pa rin tingnan sa mukha ko. Pero ito, medyo hindi ko bet yung itsura niya after na nag-oil up ako and kitang-kita ko talaga yung oiliness. Hindi ako nag-blot kanina kasi nga gusto ko ipakita talaga sa inyo yung nangyari sa mukha ko.
So, ito na yung itsura ng oil blotting sheet ko. Ayan, punong-puno siya kasi nga sobrang nag-oil up talaga ako. So, for my final thoughts, after 8 hours and considering na hindi naman ako ganong nainitan, hindi naman ako ganong nagpawis, medyo so-so ako sa oil control niya kasi after a few hours, like 4 to 5 hours, nag-oil up na talaga ako. Pero guys, yung nagustuhan ko sa kanya is yung itsura niya sa mukha ko. Lalo na nung first few hours nung hindi pa ako ganong nag-oil up, sobrang ganda niyang tingnan. As in like, napapatingin ka talaga sa sarili mo sa salamin. Kasi parang nasasabi mo sa sarili mo, wow, ang flawless ko. Pero guys, kung oily kayo katulad ko, feel free to try the foundation kasi okay siya. Maganda naman talaga yung coverage niya. Yung oil control nga lang niya sa akin is hindi ganun ka-okay. Pero overall, I like the foundation. Definitely worth checking out. So, ayun lang guys. I hope you enjoyed this video and I hope you found this helpful. And if you did like this video, please give this video a thumbs up. I'll appreciate it. At para sa mga bago dyan, don't forget to click the subscribe button para nasaan mag-subscribe? Parang nandito. Para ma-notify kayo sa mga bagong uploads ko. And para sa mga baby girls ko dyan na nakasubscribe na, don't forget to click the notification bell para updated kayo sa uploads ko and para maging part kayo ng notifs ko. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching. I'll see you soon and daghang salamat. Bye! Bakit pag-ending, umaga nang talaga ako?